Alright guys, hello, so welcome back to my vlog. This is Shiro Quintero para naman sa Pinoy Tutorial TV, and for today's vlog, meron nagtatanong sa akin, meron palang naghihumingi ng tulong sa akin kung paano daw yung basic na formulas sa pag-add dito sa Excel. So ano yung Excel? Type natin dito, EX. Okay, ang Excel guys ay isa sa mga kasama sa MS Office Package. Na. Meron itong iba't ibang version na meron mga old version at new version. Okay, so pagkatapos nyo ma-open yan, punta lang kayo dito sa new or blank workbook. Okay, at syempre i-maximize natin para lumaki. So dito sa taas meron tayong tab menu at meron tayong clipboard, font, alignment, number, styles, cells, editing. Okay, at meron tayo dito ang tinatawag na column and rows. Okay, so mga friendships, syempre bago ang lahat, gawa muna tayo ng table, simpleng table lang. So highlight siya lang ang, for example, eto dito, no, example lang naman to. Tapos punta kayo dito sa font, hanapin nyo yung font, siguro yung nasa home, at dito hanapin nyo yung border, all borders. Okay, so yan, napakadali gumawa ng tables. Okay, so unahin natin ang addition. Sunod naman, multiplication. Sunod naman, division. Next is, ano pa? Addition, multiplication, division. Subtraction, tama ba? Yan. So, apat lang, di ba? Adjust natin. Ayan, kung gusto nyo i-adjust, dito lang yan. Igitna nyo lang dito sa CND. Tapos, hold ang left button ng mouse. Pwede nyo i-move left and right. Okay? Ayan. Naman yan. At na naman. Alright. So, sumobra, delete. Ayan. I-click nyo lang yung G. Right click and then delete. Okay? So, yan guys na. Adjust. Kunting adjust natin. Gusto nyo i-adjust yung space, punta lang kayo sa 2 and 3 sa gitna and hold the left button of your mouse and drag it down para meron na space. Gusto nyo i-gitna, highlights, meron tayong sa alignment, meron tayong center, and meron tayong tinatawag na middle alignment. Okay? So, yan. So, addition. Paano? Add tayo ng number 45, enter, 25, enter, 89, enter, 78, enter, tapos 41, enter, and then 69, enter. Ano pa? Yan. So, for example, total. Alright, so, basic lang to. So, paano gagawin natin? Siyempre naman, kunin natin yung total nito. Kasi addition nga. Yung basic formula kung paano siya i-add. So, paano natin? Or sum, di ba? Auto sum, okay? So, auto sum mga friendship. Napakadali lang. Okay? Ang gagawin nyo lang, highlight nyo ito. And then, punta kayo dito sa my editing. Hanapin nyo yung auto sum. Click nyo lang. Okay? Napakadali, di ba? Yun yung auto sum. So, ano ang tawag dito ang answer? 347. Correct ba yan? Tama ba yan? 347. Itry nyo yung calculator. Okay? Tapos next is, ang sunod naman, yun yung unang pwedeng gawin mo. Ang sunod naman is, delete ulit natin. By the ring, equals. Okay? Equals. And then, highlights. And then, enter. Sorry. Mali pala. Control Z. Equals. Ayan. Ayan. Tapos, pwedeng plus sign, shift plus. Nakita nyo yung plus sign, di ba? Shift and then plus. Click nyo ulit. And then, shift plus. Pero matagal to, di ba? Ayan. Pwedeng ganun. Plus, shift,
plus, okay, plus, in enter. Pwede ba yun? Pareho, 347, enter. So, ganun, merong unang method, sunod na method naman ay plus plus, kasi matagal, pinakamadali ang autosum, di ba? Or, pwede namang, ano ba, meron pang isa eh, and, tapos, pinutin nyo lang yung sum, and then, okay. Okay, 347. Same, na? So, yan. So, meron na tayong tatlo. Una, autosum. Pangalawa, plus, plus, plus. At yung fx naman. And then, sum. Enter. Okay? 347. So, ganun pa rin. Walang pagbabago. Next. So, para makikita natin, ibaba natin to. Tapos, medyo igit na natin to. Tapos, ibahin natin ang color. Red. Okay? So, yun. Ano nangyari? Meron, wait lang, check lang natin, meron yatang okay, tapos, sala, naghang, sorry, pag naghang, control, alt, delete lang kayo mga friendship, then task manager. And so, close nyo muna yung mga open, Google and Task. Ayan, kasi maraming naka-open. Tapos yung iba pa, yung mga yung hindi kailangan na naka-open. Ayan, ano pa. Ayan, so okay na siya. Next, gawin natin multiplication. So, same number, no? Control, copy, control C, and then paste lang dito. Okay. Alam nyo na, mag-copy. Highlights, hanggang pababa. Control C sa inyong keyboard or right-click and then copy. Okay? And then highlight siya dito and then control V as in victory. Control plus V, victory or right-click and then paste. Okay? Ganun lang siya kadali. Now, so multiplication mga friendship. Anong pwede natin gawin? Pwede natin fx and then meron ba ditong multiplication? So, wala. 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 So, ang gagawin natin. Tingnan natin. Check natin. Okay. So, pwede natin gawin is, so, ito times natin lahat to. Siyempre, times 25. So, malaki na yan, no? Kung ito times natin. Fx. Okay. Ang gagawin natin is, harapin natin yung okay, more functions. So, wala. So, multiplication tayo. Ang gagawin natin is equals. Then, shift. Asterisk sign. Hanapin nyo sa keyboard. Asterisk sign is sa 8. Number 8 sa keyboard. So, kailangan nyo lang na pindutin yung shift, hold, and then number 8. So, meron siya tayong asterisk sign. And then, select. Okay, and then, enter. So, ibig sabihin, hindi kaya. So, ang gagawin natin, manuano, equal sign. And then, shift 8. Pili ulit sa 25. Shift 8. 89. Shift 8. 78. Shift 8. And then, shift 8. And then, shift 8. And then, enter. Okay, do you want to accept this correction? Yes. So, yun. Nangyari. Ang laki, ha? So, pwede nyo lang i-check kung tama yan. Okay. So, masyadong madami ang number, kaya ganun. So, this division naman. Dalawang number na gamitin natin. 79.89 divided by 45. So, ganun lang. Equal sign, and then 78, and then hanapin mo yung slash sign, shift, and then slash sign, and then 45. So divide, so division na, slash sign ang kailangan natin, then enter. So 17.53. Subtraction naman, 1,000 minus
96. Ano? Equal sign naman. And then, select nyo lang yung cell na yan. Tapos, minus sign. Sa tabi lang ang minus sign sa keyboard, ha. Ito yung mga, ano, mga friendship. Para makita nyo kung mga function. Ito, minus sign. Okay, ito yung sa division. Ito yung sa plus sign. So, para makuha mo yung plus sign, kailangan mo ng shift bago ito. Pag sa taas yung plus sign. Pero pag minus sign naman, shift din, tapos ito. Okay? Tapos sa division naman, hindi na kailangan kasi sa ilalim yung slash. Okay? So, dito, kailangan natin ng minus sign. Okay? Then, sa ilalim, and enter. So, 904. Okay? So, ganun lang mga friendship na gamitin yung mga simpleng formula. Ito, palitan na natin. Masyadong malaki eh. Kasi pag division naman, ay pag multiplication naman, parang ano lang eh. For example, 405 times 25 na ito. Mga ganun lang, di ba? So, ganun. Ang gagawin natin, equal sign. And then, 405, select. And then, ito yung asterisk sa number 8. Ito, guys. So, kailangan mo pindutin yung shift para magamit mo yung asterisk sign. Shift, key, and then 8. So, lumabas yung asterisk and then select 25, enter. So, meron tayong 10,125. Okay? So, ito yung answer natin. I-read natin. Okay. Align natin lahat. Ayan. Okay? So, guys, highlight natin. Naka-bold. So, yan yung ating answer. Okay? So, sana nasundan yung mga friendship na kung ano yung basic formula ng autosum, ng multiplication, division, subtraction. So, ganun lang sa kadali mga friendship dito sa Excel. Sana ay naintindihan nyo na mabuti kung paano siya gawin. So, guys, please don't forget to subscribe. This is Shigra Katero para sa Pinoy Tutorial TV. Hit like and share. Then, stay safe and God bless.